Okay. So, this morning, titingnan natin yung tent ni Brother Tots. No? This is Tots, brother morning, namin. Boss. Morning. So, dedemo natin. Ha? Okay. So, this is Brother Tots. And yan yung tent niya. Ano yung tent mo, brother? This is a tent from Brown Trekker. Brown Trekker. Ano siya? Siya yung Highball 2. Mm-hmm. Hindi ko pa nakita yung Highball 1, pero ito na yung kinabutan ko sa Brown Trekker. Mm-hmm. It's a simple tent. Mura lang siya actually. Very affordable. Pero okay yung quality. Okay. It's a good for two mm-hmm. na tent. Tapos meron siyang fly sheet. At nakikita nyo naman, yung front cover ng fly sheet niya, pwede mong gawing parang awning. Okay. Ito, courtesy of Brother Spike. Nanghiram ako ng trekking poles para maging pole nung awning. So, kung meron ka maliit na upuan, pwede mo lagay dito. Hindi ka mainita ng araw. Yun. Tapos, dito tayo. Yung fly sheet niya, double siya eh. Although hindi siya single pole. Yung parang normal na ginagamit mo sa tent. Na two poles. Na isusuksok mo tapos yung fly sheet mo meron kang maliit na vestibule para lalagyan mo ng ibang gamit kung ayaw mo ipasok sa loob. Typical tent sa loob. Meron kang outer cover para sa entrance mo tapos meron ka ring net pag medyo mainit pwede mo tong i-roll, may sabita naman, tapos meron din yung net. Sa loob, basically 2 lang, medyo magulo, pero okay lang siya. Tapos yung pinaka airflow mo sa loob, meron sa labas. May malaking net sa ibabaw. Yun. Tapos yung fly sheet niya sa likod, meron siyang parang maliit na opening. Mm-hmm. So, pag medyo ang flow ng hangin mula sa ilalim ng vestibule, kasi nakaangat yan eh. Pag humangin siya, diretso siya sa loob, dun sa pumapasok. Okay. Yung init, dun din siya lumalabas. Pag may init sa loob, labas din yung hingin ko sa loob. May sabitan din ng lamp, nakikita yes, ko, no? Meron. Ayun, nice. So, sa gabi, pwede ka magsabit ng kahit anong solar na LED or whatever na gusto mo, flashlight, pwede mong gawing ilaw sa gabi. May ground sheet to, brother, nakasama? Meron kang mabibiling separate na ground separate sheet. Separate yung ground sheet. Meron yung galing, meron, ang ginawa ko, doble yung ground sheet. Isang ground sheet. Ito, yung typical na ground sheet na ginagamit, hindi naman siya masyadong makapal. Mm-hmm. Pang ano lang to, yung sa dumi. Yep. Tapos meron akong binili na matting. Yung sandproof. Oh, na matting to, parang net. So kahit sa beach ka, hindi siya nalalagyan ng buhangin. Nice. Effective naman siya kasi kahit paano may yung thickness niya kahit hindi ganong kapal. May insulation pa rin. Oo. Hindi mo masyadong ramdam yung mga bato-bato sa ilalim. Ah, okay. Kasi nagko-contour siya doon. So, tapos yung seams niya, ano naman eh. Parang single siya. Oo. Buo. Kagabi medyo maulan, magdamag. Tuyo, walang basa sa loob. Nice. Maganda yung ano niya. So kagabi guys, talaga nag-uulan. Talaga safe ka rito sa Highball na to. Yeah, na dito yung brand niya sa gilid. Yep, tingnan natin ha. Ikutan natin yung tent. Yan. Ito yung pinaka-vent. Taligod. Yan yung vent, no? Hindi ko na nga lang ito nilagyan ng pegs. Pero kung gusto mo, kung medyo mainit, para may pasokan ng hangin. Ah, pwede pa rin. Pwede pa rin. Hindi ko na lang siya nilagyan. Ganda. So kung medyo maingay, pasensya na, nasa tabing ilog kami ng daraitan. Yeah. Okay? So titignan natin. So may mga guidelines din. Kasama yan yung guidelines yes. Nung binili. Oh, nice. Ayan. Highball 2 by Brown Tracker. So ito yung ating Highball 2.
Okay, thank you for viewing. Thank you, Brother Tots. Yep, no problem.